Good day mga plantmate. Magandang araw mga sanse. This is Ronald of Plant Olive. Welcome back dito sa channel ko. So today, pag-uusapan natin yung propagation ng favorite nating halaman, ang Sansevieria. So for me, may apat na klase or means ng propagation ng Sansevieria. First, yung leaf cutting. Sa leaf cutting, pwede natin siyang ipropagate sa dalawang means. Okay? Una, through water propagation. So, kakat natin yung leaves ng Sansevieria tapos bababat natin sa tubig. Pero dito guys, hindi ako masyadong successful. Actually, ang pinopropagate ko dito is limang cutted leaves, pero kung mapapansin nyo, isa lang yung successful. Actually, ito yung pinakailalim na part. Ayan, nag-ugat na siya. Pero, ugat pa lang, wala pa siyang pop, so hindi ko pa siya mailipat sa soil. Ito, until now, waiting pa rin ako. Pero yung tatlo neto, yun, nag-rotten na. So, hindi ako masyadong successful for leaf propagation through water. Okay. Then, second, pwede siyang i-propagate yung leaf cutting through soil. So, ito naman, tinuso ko yung mga cutted leaves dito sa soil. Okay? So, this one, ito palang dalawa na to. Natanim ko sila almost 3 months. So, today is August. So, bandang ano yun eh? Bandang May. Mga bandang May ko siya na ano, na propagate ng ganito. So, tiglima sila. Ito, nawala na rin isa. Tiglima sila, pero dito, ayan, medyo, ano tayo dito, failure. Dito, apat. So, silipin natin kung ano na nangyari doon sa pinropagate natin dito. Kung ano nangyari dito sa propagation natin through soil. Silipin natin kung meron na siyang ugat. So, alisin lang natin. Guys, medyo, kung mapapansin nyo pala mga ka-plant bait, yung soil ko, hindi siya masyadong moist. Kasi nga, kapag minoist natin itong soil, baka mag-cause ng mag-rot eh. Since wala pa naman siya ugat, baka mag-cause siya ng pag-rot nung Sansevieria natin. Medyo ilusin lang natin yung ano, yung lupa. Ta still, combination pa rin tayo ng rizal, garden soil, tapos konting pumice. Okay, pero for this type ng Sansevieria, this is trifasciata naman eh. So, hindi naman siya ganun kaselan. So, kahit ano lang to, yung pinagbistayan na ng buhangin, yan, pwede na yan. Yan, so, yan. Tagal na niya. Mag 3 months na, pero wala pa rin. Tingnan natin yung tatlo. Ito parang okay na eh. So, yung parang dulong mga leaf, hindi tayo successful doon. Ito kasi yung mga ano eh. Yung sa pinakailalim. Yan. Okay, meron na rin yung root. Tapos kita naman natin na healthy siya. Kita yung mga white root. So, yun. Sabihin, bago lang siya talaga. Ito rin, yung second cutting natin. Healthy rin siya. Ayan, yung root. Ayan, puti pa talaga siya. Ganun siya ka-healthy. Pero, still waiting tayo sa pop niya. And then, last. Okay, yan. Healthy rin siya with roots. Pero still, wala rin siyang pop. So, ito pala guys. Dinidiligan ko siya. So, at least siguro mga 10 days. Yan, mga 10 days yung konting lang. Konting-konting tubig lang. Drops of water lang. So, hindi siya naka-full water. Kasi nga, hindi pa naman siya ganun ka-establish. Ugat lang yung meron sa kanya. Yan. So, para hindi rin siya mag-rot. Katulad nito, yan, medyo rotted na sa gilid. Pero, waiting pa rin tayo. Dun, mag-root siya. Okay? So, leaf cutting through water propagation. And then, leaf propagation through soil. Okay. So, eto naman, nagawa rin ako ng experiment. This is Laurentine naman. So, sa Laurentine naman, tinry ko. Eto, yung soil. Yan. This is a combination. Loam soil, tapos nalagyan natin ng konting
buhangin or pumice. And then ito, talagang pure ano lang, yung sandy o yung fine na buhangin. So tingnan natin kung meron bang difference yung ganong pagpropagate ng mga leaf. Okay, so unahin natin to kasi mukhang mas madali itong masilip. Mukhang mas loosen na itong mga soil na ito eh. So by the way guys, ito naman more than 3 months na silang nakasit dito sa soil natin. So tingnan natin, malam mo may mga patubo ng pups. Ayan. Sadly, wala pa rin. Ayan, ganyan pa rin siya oh. Walang wala pa rin siya. Tapos medyo, ayan, medyo rotted. Medyo rot na yung ano niya. Yung leaf niya, yung dulo. Hindi tayo successful dyan. Hindi rin. Ito, medyo, ayan. May ugat na siya. Konting-konti lang. Ayan, sobrang liit sa gilid. Eto, wala talaga. Wala talaga. Okay, pero at least di sila patay. Nandiyan lang sila. So, di tayo masyadong successful dito. So, ibig sabihin, hindi naman sila nag-require nung ganong kaayos na lupa. Pero tingnan natin kung sand yung, eto kasi ano, tingnan nyo, mud lang siya. Putik, parang putik lang. Talagang solid putik, tsaka sand talaga. Yung pinong buhangin, hindi yung pinagbistayan to eh. Pero tingnan natin yung effect sa kanya. Sobrang tigas ng lupa. Kasi di ba, itong mga Sansevieria, native naman sila sa Africa. So, alam naman natin doon talagang medyo heat. Yan. Medyo okay ito. Though, hindi rin ganun ka-healthy yung, I mean, wala pa siyang pop. Pero at least, may mga white root na siya na indication na healthy siya. Oops. And then, this one, meron din siyang konting root. Ayun, no? Sobrang konti. Then last, eto siya. Hindi rin siya ganun pang karami, pero may root siya, kahit papano. Ayan. So, alisin ko na para medyo lumuwag tong working area natin. So, that is leaf cutting through, then place sa soil, and then sa water. Okay. Then, third way ng propagation natin is through rhizome. Guys and guys, ito yung sa pinaka-ugat nung pinaka-Sansevieria natin. Di ba, pag pinuksan natin yung magre-replant tayo, minsan, hindi ka siya sapat, puputulan natin. So, ito pinuputol ko lang, tas pinapahirang ko siya ng cinnamon powder. Yung cinnamon powder, para siya yung mag-heal o para mas mabilis, hindi magka-fungus, mas mabilis mag-heal yung pinaka-cutting natin ng rhizome. Pero kung mapapansin nyo, ito, same thing, 3 months pa lang to, pero yan o, meron na siya. Ganda, medyo malaki-laki na siya. And then, this one naman, ito, 2 months. Yan, medyo nabuno to. So, pakita ko na rin. Ito siya, medyo paglaruan yata ito nung aso ko. Kawawa naman. Anyway, saya na siya. Tumubo na siya. So, yung mga ganito guys, itong mga rhizome na to, huwag nyo itapon. Try nyo lang i-dip sa soil. Yan, tutubo na rin naman na siya. Try pa natin itong isa. Oops. Yan. Kung dito, mapapansin nyo, oh. Yan. Naguugat, nagagawa pa siya ng new root. Ayan, yung mga white na yan, new root siya. Pero ang good news, ito. Ito na yung pinaka-pop niya or magsisimula ulit siya ng panibagong buhay. So, nakat lang siya dun sa mother plant. Yan. Inalis lang siya, sineperate. Pero ito, magkakaroon siya ng bagong buhay. So, that is true rhizome. Tapos, ito, medyo naging successful ako dito. This is also soil propagation. Kasi parang ngayon yung pop niya eh. Pero para maka, ano tayo, kasi hindi ko lang baka naglagay din ako ng rhizome dun eh. Para maka-sure tayo sa natin. Medyo madali naman to dahil naka-nursery bag. So, na-reuse ko lang naman to. Yan, okay. Okay. So, eto, sakto. Nagkaroon siya ng panibagong pop. Yan. Nag-ugat muna siya. Naglagay muna siya ng root, nag-root. Tapos ayan, nag-pop na siya rito. Galing ah.
Ayan. So, panibagong life kasi ito eventually mamamatay na to kasi wala na siyang cut na siya, wala na rin naman siyang leave para mag-produce ng food para sa kanya. Eventually, ito, magiging independent na siya. Ayan. Mabubuhay na siya kasi nga create ng new life, panibagong leave. Okay. Ito naman, yan din. Sineperate ko lang din to. Ito yung maliit na pop dati, pero to, medyo malaki na siya. This is siguro magpa 5 months na. So, yung mga Sansevieria pala natin, basically mga slow grower sila o mabagal silang lumaki. Especially itong mga Laurenti at itong mga Trifasciata. Hindi sila ganun kabilis lumaki. Sineperate ko lang din to sa rhizome. So, magpa 5 months to, pero ayan, no? Di pa rin siya masyadong nagbibigay ng... Di pa rin siya masyadong lumalaki. Tapos parang naputol kasi. Pero itong another leaf, tsaka ito, tsaka yun. Apat na leaves, pero hindi pa rin siya ganun ka-establish. Okay. So that is true rhizome na propagation. Kasi true mga rhizome, tutubo yung mga pups natin. And ito, ang laki na nito. Tapos ito. Then last, of course, yung separation or eto yung iiwalay mo na yung pups kasi medyo malaki na siya. Okay? So for this one, meron tayong mga sample ng mga Sansevierias natin. Different variety itong meron ako dito na pwede kong ipakita sa inyo. So una, etong Dwarf Laurenti. Okay. So eto guys, anak lang to nito. So ibig sabihin, kahit hindi pa siya ganoon kalaki yung mother or hindi pa siya ganoon katanda, pwede rin pala siya agad magka-baby. Yun nga lang, medyo may konting damage pero still ayan, ito galing itong baby na to, itong pups na to galing lang dito sa mother niya. Ayan, hindi pa siya ganoon kalaki. Pag-aabot na sila. Kasi ano, nag-establish na siya, nung na-separate niyo, nag-establish na siya. Ayan, meron na siyang mga new sprouts. Okay. So, ito ring bacularis. Hindi ko pa siya sineseparate. Pero yan, nakikita nyo. Nagpa-pops na siya ng panibago. Ito. Ang bilis pa lang lumaki. Tapos, ayon. Ito. Ayan. Hindi naman talaga ito yung ano. So, ayan. So, eventually, dadami to kakapal. Pwede nyo na itong pag-iwahiwalay. Ayan, ngayon pa lang, medyo makapal na siya. Eh. You know, kita nyo guys sa ilalim. So, in between, dami na niyang nagiging pops. Eventually, pag sobrang kapal na ito, pwede nyo na itong i-repot. Dalawang... para maging dalawa na yung bacularis nyo. Then, itong Gabriela Hybrid, meron akong separate na vlog or video for this one. Ito yung pups niya. Ito, of course, si mother. Yan, malaki naman. Ito si pups niya. Tapos, malalaman mo, kailangan mo na siyang i-separate. Actually, kaka-separate ko lang nito. Wala pang 2 weeks ago, siguro. Wala pang ganon. Malalaman mo, kailangan mo na i-separate kasi yan, medyo dry out na yung leaves ito. Medyo nag-ano na siya, oh. Tumitikom, dapat kasi talagang medyo nakabukas siya ng konti itong mga hybrid, meaning nag-aagawa na sila ng nutrients, kaya ang ginawa ko tsaka itong mga edge, mga dulo yan, medyo nag brown tips na siya, kaya ang ginawa ko, pinag-iwalay ko na sila. Then ito rin, si whale fin natin yan. Ito, kung mapapansin nyo, may pop siya, diba? Yan. May pop siyang isa, ayun din, may pops pa rin siyang isa doon na maliit. Yan, pero ito medyo lumalaki na. Yan. Pero, yan, galing din sa kanya 'to. Yan, pop din niya 'to. Baby lang din niya 'yon. So, ganun lang siya. I-separate nyo kapag medyo lumalaki na siyang ganyan. Ito, actually pag medyo nakabuka na 'to, medyo ganun kalaki na, pwede niyo na 'tong alisin sa pot tapos i-cut nyo lang siya. Pwede na 'yon para for another life. Okay. Tapos ito naman, guys, itong si Laurenti natin. Ito pala, ito galing. Okay. So, nagkaroon lang siya, nirepot ko para magkaroon ng another life. Kasi yan, kita nyo, nag-uusbong na ulit. So, wala pa man siyang new baby, pero at least dumadami na ulit siya. Kasi nga, kapag itong mga babies na to, nakalagay pa kay sa nanay nila, nag-aagawa lang sila ng nutrients. Okay? So, paano ba mag-propagate through leaves? So, dito meron ako mga nakuhang mga bumagsak lang to kasi unhealthy na sila eh. Ito, what do you call this?
nagtabas lang ako ng mga leaves kasi nga, nag-prune lang ako ng mga leaves kasi nga, ano, medyo ano na sila eh. Medyo lanta na sila, so pangit lang ding tingnan, tsaka madadamay pa yung ibang part nung mga dahon. So, di, ano ko na siya na, pinrune ko na. So, eto, ganito lang yung ginagawa ko. Ginagawa ko pala ng ganito yung style nung leaf kasi para malamang ko kung ano yung, dapat kasi downward eh. Ito kasi yung pinakailalim nung dahon. So, dapat, ganun din yung paglalagay mo dun sa halaman. Okay? So, this one, yan, nalagay natin. So, ganito lang guys. Yan, ganyan lang. Sobrang dali lang. Sin mo na natin itong mga tools. Yan. So, tutusok lang natin siya dito sa lupa. Tapos, lalagyan, babalik lang natin yung ano. Seto, try pa rin natin. Malay natin, mabuhay din siya. Sayang naman. Kasi itapon lang natin ang buo itong leaf. I-tusok lang natin sa lupa at least an inch basta yung hindi siya magtutumba. Ayan. So, eto medyo drooping-droopy na siya. Ayan. So, cut natin dito. Basta, obvious naman, eto yung sa pinaka-ilalim niya. So, yun na lang ilagay natin dito. Ayan. Tapos meron pala akong isang variety dito. Itong silindrika. Ayan. So, silindrika daw. Ika-cut mo lang at least 2 to 3 inches. Pwede na yon. So, example, this one. Since meron naman ditong parang mark ng ano, dry, doon na lang natin siya i-cut. So, same thing lang din. Okay tayo. Tapos, ilagay lang natin siya dyan. Cut pa tayo ng konti, ng isa pa. Same thing lang din, pagka-cut, tanim natin. Ayan. Tapos, subaybayan nyo, minsan-minsan, i-mist nyo. Again, huwag nyong masyadong didiligan. Like for this one, medyo moist naman yung pinaka-soil niya. Moist naman siya, so no need for watering muna. So at least, mga 10 days, kaya pa niya yan. Kasi baka pag nilagyan nyo, mag-ano siya, mag-rotten. So yun lang muna guys. Thanks for watching. So, hopefully, mas maparami pa natin yung mga sansevieria natin through cuttings, through soil propagation, water propagation, separation nung mother tsaka nung pups niya, tapos through mga rhizon. So, huwag niyo tatapon to guys. Tusok niyo lang sa lupa. Eventually, magkakaroon din yan pups. So, thanks for watching. Keep safe lagi mga ka-plantmate. Stay healthy, mga kasanse. Good day. God bless. And see you very soon sa next video natin. Bye!